ng train. Nikki is crying all the time. He wants to go home. No! Guys! Nikki! Hi! Nicholas! Hi! Nako! Pupunta sana kami sa birthday. Kaso lang, si Nikki umiiyak doon sa train. So, uuwi na lang kami sa amin. And then, nag-lunch na kami dito sa his burger. Nikki, Nikki! Nandas to iska. So ayan po, naghihintay po kami ng train papunta sa amin. Mga ano pa, 12:46. So mga 30 minutes pa yung hihintay namin na oras. 30 minutes. So ayan po. So ang hirap pong mag-travel na may kasamang toddler. So kanina, sobrang po ano niya, sobrang pong iyak niya doon sa train. So hindi po makapag-focus sa pag-travel kasi iyak po siya ng iyak, tapos nakakahiya sa mga kasamahan. Kaya ayun, nandun lang kami sa may entrance ng train. Tapos every stop ng train, every stop sa may train station, gusto niya nang bumaba. So nakakahiya kanina kasi pinagtitinginan siya kasi iyak siya ng iyak. Don't touch that. Nikki. Don't touch that. Nikki. Say hello. Nicholas is drinking milk. He's watching outside. Nikki is watching outside. He's drinking milk. Don't cry, please. Be a good boy, Nikki. Okay? Be a good boy. Don't cry. Don't put that your milk. Just drink your milk. Okay? Okay. We are inside the train. Waiting for the train to move, going home. Nikki. Nikki is drinking his smoothie. Nikki, drink the drink. Oops. No, we go now, we go now, we go. Nikki, we go now. Huh? What are you doing? We go now. Oh, Nikki. Bye. So, ayan po si Nikki.
So ayun, nandito na po kami. Pauwi na po kami ng bahay, kalalabas lang namin sa may train. So hinihintay na lang namin yung asawa ko na pipick up sa amin para ihatid kami sa bahay. So yung asawa ko is nandun pa sa trabaho niya. So maghihintay pa kami ng about few minutes. Nikki. Let's go. Nikki. Let's go. We go home now. So ayun po. Ang hirap mag-travel din na walang dalang stroller. So kasi sa akin, hindi ako nagdala ng stroller. Kasi yung iniisip ko kasi is para hindi ako mahirapan sa pagta-travel. Kasi if may stroller, nasya ba? Kasi yung sinasakyan namin na train is, commuter train. So which is old train siya. So may hagdanan. So iniisip ko kasi pag may stroller, so kailangan ko pang i-carry yung stroller pa akyat. So yun lang yung iniisip ko, kaya hindi ako nagdala ng stroller. So ayun, ito yung resulta. Walang stroller. So ayun, hindi kami matapos-tapos sa kalalakad. Kasi ano siya, oh, naglalaro siya. So pag may stroller sana, tuloy-tuloy na sana yung ano. So, hindi kami tapos-tapos kasi na siya. Kailangan kong iintayin muna siya. So, tingnan nyo, naglalaro muna siya. Ayan. So, ito yung disadvantage pag wala kang bit-bit na stroller. So, ayan. Hindi mo makontrol yung kilos niya. Kasi gusto niyang lakad, takbo ng takbo. So, ayun guys. Nandito na ako sa bahay namin. So, kadarating lang namin. So, ayun. Yung na-realize ko lang sa araw na to is very, very hard talaga. Very difficult to travel. Especially when you travel with a toddler. So, napakahirap po mag-travel kasama yung anak mo. Especially sa anak ko na first time niyang mag-travel. So parang nanibago pa lang siya ba na kaya ayun, sa train, sa loob ng train, umiiyak siya. So disadvantage din kasi hindi ako nagdala ng stroller. So para sana parang comfortable siya ba siguro kung may stroller, o parang nasa comfort zone siya kung may stroller siya. So hindi ko kasi dinala kasi yung iniisip ko din kasi is mahirapan akong magbit-bit sa stroller, especially na old train yung sinakyan namin. So may stairs yung train, kaya iniisip ko para sana tuloy-tuloy sana yung pagbaba, pag-akyat namin sa train. Pero kaso lang, yun yung nangyari. So next time, lesson learned. So next time, pag susunod mag-travel kami, kasama na sana yung papa niya, yung asawa ko, kasi para siguro din siyang parang nanibago din yung anak ko na ako lang yung kasama niya nag-travel. So at first time niya. So next time magdala na kami ng stroller at saka yung papa niya kasama. Dapat para may kasama akong mag-stress mag-travel kasama niya, na mag-alaga din sa kanya na mag-travel kami. So ayun lang, kasi sobrang hirap pag mag-isa kang nagbabantay sa anak mo magta-travel. Si parang iyak siya ng iyak kanina doon sa may entrance ng train. Ayun, nakatayo lang kami sa may entrance ng train. So every station, gusto niyang bumaba na kami. Ay, so, na-failed yung ano namin. Pupuntahan sana namin na birthday party ng anak ng kaibigan ko. So, maybe next time or sila na lang yung pupunta dito sa amin.
Sobrang ano. Sabi ko nga sa asawa ko kanina, next time siguro if hindi kami mag next time kung may pupuntahan kaming malayo, sana mag-car na lang, by car na lang kami. Or kung mag-train kami kasama siya, dapat kaming dalawa. Yun, yung anak ko nanibago sa travel. So, ayun. Hi! Ngayon lang, guys! So, nandito na kami sa bahay. So, thanks for watching! Say bye-bye, Nikki! Bye-bye! Bye! So, ayun si Nikki kumakain. Say bye! Moy ka, moy! Moy!